Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang nutrisyon ay number one. 21st and 22nd kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program, 39th Catholic Mass Media Award Special Citation, Gandingan Awardee for Best Development-Oriented AM Program, Best AM Program Host, Most Development-Oriented Radio Public Service Program, Best Development-Oriented Public Service Announcement, Best Development-Oriented Talk Show, and Best Development-Oriented Talk Show Hosts. Welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Here 10. Simula ngayon sa bayan ang maririnig sa siyam na estasyon sa iba't ibang sulog ng bansa. DZXL Manila, DYKR Calibo, DYVR Rojas, DYHP Bacolod, DYHP Cebu, DXDR Dipolog, DXMB Malaybalay, DXDC Davao, at DXBC Butuan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. Officer in Charge, Executive Director 3 ng National Nutrition Council, Dr. Apet Dayanghirang, at si Rod Marcelino. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Tinatayang kalahati po ng populasyon sa buong mundo ay may problema sa kalusugan ng ngipin at bibig. Ito ay ayon sa pag-aaral ng Global Burden of Disease Study noong 2016 na tinuturo ang pagkabulok po ng ngipin bilang pangunahing kondisyon na nakaapekto sa 3.58 bilyon na tao sa buong daigdig. Aalamin natin ngayong hapon ang mga komplikasyon na maaring kahantungan ng kapabayaan sa oral health at ang mga hagbang upang mapanatili ang kalusugan ng ating ngipin at bibig. Magandang tanghali, mga kanutrisyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 10. Kasama pa rin natin ang isa nating katuwang sa nutrisyon na si Ms. Jovie Raval, ang hepe po ng Information and Education Division ng National Nutrition Council. Pansamantala muna siyang humahalili kay NNC Officer in Charge, Executive Director, Dr. Apet Dayanghirang. Magandang tanghali po, Ma'am Jovie. Magandang tanghali din, Rod. And then, of course, sa lahat po ng ating mga kanutrisyon. Nakakalungkot nga yung sinabi mo, Rod, kanina, no, na karamihan sa ating mga kababayan ay hindi pinapansin yung pangangalaga ng kanilang ngipin at bibig. Ang sakit pa naman noon, ano? Ayon nga po sa pag-aaral ng Department of Health na noong 2011, 87% ng Pilipino ay may mga sirang ngipin, habang 7 out of 10 ay di pa nakapagpatingin sa dentista. Grabe, tayo ba? So ano bang maaaring epekto ng kababayang ito sa ating kabuuang kalusugan? Yan ang ating pag-uusapan sa ating talakayan ngayong hapon. At bago po ang ating talakayan, abay, mamimigay muna tayo ng toothpaste at toothbrush. Ay, hindi pala. Load pala. Ano bang mas mura? Ano bang mas mura? 200 pesos load, pambili ng toothpaste. At load pala. Hindi siya cash. So, cellphone load. Pwede din nilang ibenta. Pasa load. Opo. Cellphone load sa 12 makakasagot sa ating text question. Kaya makinig mabuti sa talakayan at sagutin ang tanong na ano ang mga paraan para mapanatili ang oral health. Magbigay po ng 3 halimbawa. Ayan. Oras na marinig po ninyo ang sagot, abay i-text po ito sa ganitong format. Full name space, edad space, eksaktong address, ilagay po ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At siyempre, huwag kalimutan po ang sagot. At ito po'y isend sa 0908-579-6898. Ilagay rin po sa dulo ng inyong text kung paano nyo po kami napapakinggan sa radyo po ba sa pamamagitan po ng radio app ng inyong cellphone, Facebook Live, YouTube Live. Meron po tayo. Isama rin po ang RMN Station kung sa radyo po kayo nakikinig ngayon. Abangan po ninyo ang 12 mapipiling may tamang sagot sa ating tanong na ipopost namin sa aming Facebook page na Radyo Mo sa Nutrisyon. Ayan, upang ipaliwanag ang kahalagahan ng oral health, makakasama natin ngayong hapon si Dr. Rochelle Pambid ng Dentist 4 ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Magandang tanghali, Dr. Pambid, at welcome again sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Yes, good afternoon po sa lahat ng nakikinig sa mga kanutrisyon po natin. It's nice to be back here.
Ayan. Opo, ma'am, umpisahan na po natin ang ating napakahalagang ano po, topic. At ano din, masakit na katotohanan na ganun pala kadami, ma'am, no? Oo. Ang hindi pumipunta sa dentist. Wala ka pa na magawa pag masakit ang ipin mo, di ba? Kung hindi, iiyak na lang at hihintay na. Papalipasin. Kung ano nilalagay. Ano pang current status, Doc, ng oral health sa bansa at anong-anong oral diseases ang karaniwang nararanasan ng mga Pilipino? Okay, previously po, based po dun sa ating National Monitoring and Evaluation Dental Survey noong 2011, yun po yung sinasabi nyo kanina, 87% ng bawat Pilipino ay meron pong dental caries o yung sira ng ngipin, sirang ngipin, and 48% po yung may gum diseases o may problema naman po sa gums. But based on the initial result ng National Survey on Oral Health ng 2018, meron na po tayo na lang or bumaba na po yung ating resulta to 72% para po sa dental caries and 43% para po sa dental disease. So ito po yung dalawang pinaka-common na problema po natin when it comes to oral health. Dental caries po and yun pong gum disease o yung periodontal disease po. Hindi mabuti, good news pala yan, ano? May bumaba. Pero at pero 72% pa rin, ano? Tatlo, yes, sa bawat apat na Pilipino pa rin 'yon. So, ano yung nabanggit po ninyo, yung sirang ngipin tsaka yung mga sakit sa gums. Mm-hmm. Ano ho ba yung madalas na dahilan bakit tayo nagkakaroon nito at saka ano yung mga maaaring komplikasyon pag meron tayong mga ganitong sakit? Okay, based na rin po dun sa na-mention natin kanina, no, 7 out of 10 Filipinos po hindi pa po nakakapunta ng dentista. So isang dahilan po yun kasi for example po may problemang tayo sa ngipin natin, if mapupunta lang po o makakabisita po tayo sa mga dentista, pwede pa po natin sana siya na maagapan. Oo, pero kung sabihin po natin na hindi ka nga pumibisita regular, on a regular basis, say every 6 months, unfortunately, asymptomatic pa siya sa initial, pero kapag medyo malala na, dun mo na po mararamdaman yung sakit. So, isa po yun sa nagiging problema po natin. Kapag ka nandun na sila sa end stage kasi sumasakit na, there are cases where hindi na po natin siya kayang i-save or pastahan. Bunot na. Malamang sa malamang, ganun po yung nangyayari. Bunot na. Oo, eh yung iba rin po, hindi pa rin naman po sila nagpapabunot dahil karamihan din po takot po sa dentista. Previously kasi, di ba, ang practice po natin, pupunta ka sa dentista kasi masakit yung ngipin, you end up bubunutin na. So natatakot sila sa dentista. Ang laging tawag nila ang dentista ay Dr. Bunot. Kasi nga ang alam nila yun lang ang kayang gawin ng dentista without them knowing na kung mas maaga po silang pupunta sa mga dentista, maari pa pong maagapan yung mga ngipin po nila. So karaniwang dahilan po ng oral diseases o ng problema natin is hindi pagbisita sa dentista, poor oral hygiene, hindi po sila informed kung ano yung mga options or pwedeng treatment na pwedeng gawin sa kanila na hindi lahat ng ngipin na sumasakit ay kailangan or dapat na pong bunutin. So, ano po yung mga komplikasyon? Pwede ka pong magkasakit sa puso. Pwede rin naman po na magkaroon ng cancer. Of course, mabubunot po yung ngipin po natin. Yun po yung pwede nating magiging problema. Pero pwede rin po sabihin natin, bumababa yung self-esteem natin, bumababa po yung performance natin sa trabaho or sa school, and yung itsura po natin. Mas nakakatanda po ang itsura ng taong walang ngipin as kumpara po dun sa meron pong maayos ng ngipin. Okay. So, may pwede pa lang sakit sa puso, ano? Opo. Hindi ka lang nag-toothbrush, pwede kasi magkasakit yung bacteria sa puso. Po, opo, pwede po mag-travel. So, pwede po siyang mag-cause po ng sakit sa puso. Ah, okay. So, bukod dun sa nabanggit nyo na hindi pupunta sa dentista, pangit yung practices, ano naman po ang kahalagahan ng tamang nutrition sa oral health? Ano-ano ba yung mga pagkain na makabuti? Ano naman yung mga pagkain na iiwasan? Okay. Sa nutrition naman po, pwede po natin kasing maging problema kasi 'di ba, ang pagkain po ay dumadaan sa ating mga bibig. So lahat po ng kakainin po natin, diyan po siya dumadaan. Ano po yung mga dapat nating kainin? Pwede po yung mga pagkain na mayaman sa fiber, pwede rin po yung may calcium and mga vitamin C. So makakatulong po sa atin 'yon. Ano po yung mga dapat nating iwasan?
yung mga sugary na pagkain, yung matatamis, matataas sa asukal na pagkain at inumin, yung mga carbonated po na inumin din po, mga soft drinks, maaari rin po natin iwasan yung mga starchy food. Bakit po? Kasi yun pong mga sugar, yan po yung sumasama sa laway po natin na pwede po mag-produce ng acid. So yung acid po, siya po yung tumutunaw sa ngipin po natin. So yung sugar or starchy food, sasama sa laway, mag-create siya ng acid, tutunawin po or sisirain po niya yung ngipin natin. So kung mataas yung sugar level po ng pagkain natin, carbonated na inumin, which is may acid na po siya, and yung starchy, kasi dumidikit po siya sa ngipin eh. So pag mga biskwit, yan, opo. So pag dumikit po siya sa ngipin po natin, ang tendency po niya, pag di ka nag-toothbrush agad, magsistick siya doon. So mas magpo-produce po siya ng acid. So mas mabilis po or mas malaking chance ang masira po yung ngipin natin. Mga kalamay, no? Dumidikit sa ngalangal. Opo. Tapos matamis pa po. Oo. So yun ang mga dapat nating iwasan. Bawasan. At sa mga bata po, ini-encourage namin na maiwasan po natin yun. So tubig po, prutas, gulay. So yun po yung sinasuggest natin. Ayun, okay. Ang ganda nun. Makanutrisyon, dumako naman po tayo sa ating Nutri Habit. May mga magulang o tagapag-alaga po na malimit, hinahayaan na padedehen sa bote ang milk formula o mga sugar sweetened juice drinks ang kanilang baby. Minsan, para hindi umiyak o para makatulog, ano? Minsan, chok! Para tahimik. Kapag madalas po ito, nabababad nga po yung kanilang ngipin at gilagid at maaaring humantong sa pagkasira po ng ngipin. Ito po yung tinatawag na baby bottle tooth decay. Kaya Ma'am Jovie, best pa rin ang breastfeeding. Ah, oo, Ron. So yung mga batang breastfed din, mas maganda yung alignment nung kanilang ngipin. Pero syempre, ang breast milk may sugar din. Kaya pagkatas ng breastfeeding, ay punasan din yung gilagid ni baby ng gauze pad o yung malinis na bimpo, no? Kapag may ngipin na po si baby, pagpatuloy pa rin ang breastfeeding. Pero huwag pong kalimutan na sipilyuhin ang ngipin ni baby. Kaya yan po ang ating Nutri Habit. Naumpisan na po agad ang oral health simula sa murang edad. At hindi pa po tayo tapos sa ating talakayan mga kanutrisyon, kaya dyan lamang po kayo at magbabalik ka agad ang Radyo Mo sa Nutrisyon Year 10. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansya ang kailangan natin. Alimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay, vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampiyon ng 10 Commandments! Mang Moy, caller sa line 1. Hello! Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome back po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 10 at tinatalakay pa rin natin ang oral health. Kasama pa rin po natin si Dr. Rochelle Pambid, dentist for ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Oo, maliban po sa tamang nutrisyon, doktora, nabanggit nyo kanina yung good oral na hygiene at practices, no? Ano ho ba yung mga dapat na matutunan ng ating mga kanutrisyon? Paano po ba yung step-by-step procedure sa pangangalaga ng ngipin at saka gilagid? Okay, siguro po for personal oral hygiene, we suggest na at least bago ka mag-toothbrush, rinse well. Magmumuka muna ng mabuti para yung mga food debris, yung mga pagkain sa bibig natin ay matanggal. And then, tsaka ka mag-toothbrush, papano? Toothbrush yung harap, yung gilid, yung ibabaw, yung likod ng ngipin, kasama na rin po, of course, yung dila natin. And then,
try niyo po mag-toothbrush nang hindi madiin kasi minsan nakaka-damage din po siya sa gilagid natin. So pag na-damage yung gilagid natin, pwede rin po magkaroon ng ibang problema, say magdudugo siya or magsusugat po siya. So as much as possible, try to brush nakasama po yung pagmamassage ng gilagid natin. Hindi po ganun kadiin, pero dapat nasisipilyuhan din natin yung gums natin. And then, after you brush, so since natanggal mo na yung food debris, we suggest na dumura ka na lang or spit but do not rinse. Kasi po, di ba, ang toothpaste po natin, kaya nga po kiniklaim na meron po siyang fluoride content kasi yun po yung nakakatulong sa ngipin natin para magpatibay. So, if you're going to rinse or magmumumog ka, mawawala rin po siya unless mababad mo po siya talaga ng matagal sa ngipin natin. So, sa ngayon po, tinatry po natin i-advocate na after you brush, iwasan na natin magmumog para yung effect o yung pong fluoride content ng toothpaste natin ay ma-maximize, meaning dun po sa ngipin, hindi po sa lababo. Kasi pag nagmumog ka, sa lababo pupunta po yun. Oo. So, as much as possible, wag na po tayong magmumog, dumura lang po tayo. But if hindi kaya yung lasa, minsan po kasi yung lasa ang problema. Opo, eh. After you brush, konting toothpaste, pahid mo na lang po sa ngipin mo. At least, mamamaximize pa rin po yung effect nung ano. Gano ba dapat katagal mag-toothbrush? At least, 2 minutes po. 2 minutes. To cover, opo. And then, we do suggest 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Pero yun po ay isa sa umaga, kung kaya po sa tanghali, and isa right before matulog. Kasi yung iba po, nag-toothbrush, kakain ulit, tsaka matutulog. So, parang ganun din po yung effect niya. So, as much as possible, we advise na sa umaga, mag-toothbrush po tayo, kung kaya po sa tanghali. Kung hindi naman, kahit magmumug na lang po tayo, at least matanggal lang yung food debris. And then, sa gabi po, pagkatapos kumain, bago matulog. And then, we do also encourage everybody na mag-floss kasi anything stuck in between ngipin, hindi po siya kayang tanggalin ng toothbrush alone. So, flossing will do the job. So, may makikita tayong mga sira ng ngipin in between sa pagitan ng ngipin. So, we do encourage din yung paggamit po ng floss. And at the same time, humana po tayo ng toothpaste na meron pong 1,000 to 1,500 parts per million ng fluoride kasi ito po yung maganda para makatulong po na mapatibay po yung atin pong mga ngipin. Yun po yung atin pong sinasuggest para dun po sa atin pong step-by-step habit. So, bukod po sa ngipin, maalagaan din po natin yung gilagid natin. Opo. Sa toothbrush naman po, Doc. Ano ba yung klaseng kasi toothbrush? Iba, no? Oh, may pahaba. May kulay itim. May iksi. May green. May hindi pantay-pantay. may malambot. Opo. May hard. May hard. Ano ba? Paano ba pipili ng tama? Toothbrush. Ano? As much, as long as malilinisan nyo po ng maayos ang ngipin ninyo, hindi po madadamage ang ngipin, hindi po madadamage ang gilagid natin, wala po kaming specific toothbrush na in-advocate or nire-recommend as long as siguro pwede po nating tignan yung mga soft bristle. Kaya lang may tao kasi na pag soft, feeling nila hindi nalilinis yung ngipin. So, you may opt for medium na bristle. So, pwede na po yun. Brand, wala po kaming kahit ano na nare-recommend as long as malinis po ng tama yung ngipin at gilagid natin. Yung paglilinis ng gilagid, Doc, anong dapat gamitin sa toothbrush? Kasi iba ginagamit yung likot ng toothbrush na may rubber siya. That's for the tongue. That's for the tongue. Pero yun pong bristles kasama pa rin po. Kasi when you brush, di ba, kasama. So, yun po yung way how you massage yung gilagid mo naman po. Kasi minsan masugat mo. Minsan may mga gilagid na mabilis sensitive. Opo. May isang klaseng sakit ba yun? Ano pa ba ibang mga klaseng sakit sa gilagid? If sabihin po natin na hindi ka nakaka-toothbrush o nalilinisan ng mabuti, pwedeng may mga maiiwanan po na pagkain. So, anything wet, anything stagnant, pwede po siya mag-produce ng bacteria. So, since nakadikit po siya sa gilagid natin, if may makita kayo na namumulang gilagid or nagdudugong gilagid, one sign na po yun ng gingivitis. Na pag hindi po na alagaan, nalinisan, or natignan ng dentista, may lead to periodontal disease na pwede rin pong mag-cause ng tooth loss sa medyo mas malala na po na ano na case po yun. So, inire-recommend natin na talagang malinis din po yung gilagid kasi isa rin po yun sa kasama sa tinitignan po natin for a good oral health. So, kasama na yun sa pagmumumog, pag-toothbrush. Malinisan din po siya. Opo. Ayun. Hindi mo sasabonin, ano? Hindi.
Pero ayun, siguro sa ano, eskwelahan dapat din turuan yung paggamit ng floss. Oo. Kasi sipilyo lang eh. Mahal din kasi, mahal, no? Bang pwede bang sinulid? sinulid. Ah, ganun din naman, di ba? Yung actually pareho rin kasi siya ng sinulid. Yun lang po kasi, ito po ay yung iba ay mentholated, may wax po siya para hindi nga nakaka-damage. At saka ang sinulid kasi is masyado po siyang manipis. So pwede pong maisingit mo siya in between, pero it doesn't necessarily mean na malilinis niya rin po yung surface ng ngipin. Tatlong sinulid. Pagsama. Kung wala po talaga, siguro, pwedeng option na po yun. But we do still recommend. Ay, pwede floss pa. Buhok na mahaba. Pwede rin ba yun? Yung paggamit ng toothpick. Toothpick. We do not recommend paggamit po ng toothpick kasi po, pwede po siyang magkaroon ng mark sa ngipin. So, if makikita nyo po, since sinisingit nyo po siya sa in-between ng ngipin, hindi po ba, yung ulit-ulit, pwede po siyang mag-cause ng damage dun sa ngipin or matroma din po yung gums natin. So, if manonotice nyo, may mangingipin po na parang meron na po siyang space in between, parang bilog, parang dark triangle po yung tawag namin or black triangle ang tawag po natin. Minsan dahil po yun sa pagtutoothpick, yung paulit-ulit na pagtusok. So nagmo-mark po siya, nabubutasan po yung ngipin, na eventually pwede po siyang mag-cause ng pangingilo or sensitivity na pwedeng ikasira din po ng ngipin. So we do not recommend kasi nga po, since hard po siya, pag ginamit mo siya in between ngipin, pagtanggal ng tinga or ng dumi sa ngipin, pwede po nyo po ma-damage yung ngipin. At saka yung gilagid as well. Ang hirap po. Wala nang iba kasi may ano-ano pa, no? Yung green na mentol. Opo, kasi nga po, parang after noon, feeling mo, malinis na po yung ngipin mo. Opo, pero yung damage na pwede mag-cause. Tago pa. Pero yung damage na pwede pong i-cause noon, hindi po siya nangyayari overnight, pero pag tumatagal po, makikita din po na nagkakaroon po siya ng marka. Ayun, grabe. Kailangan talaga ng oral health, ano? So, ano, doktor, ang ginagawa ng mga programa ng ating pamahalaan para at yung mga serbisyo para sa ating mamamayan? Okay. So, ngayon po sa Department of Health, pinipili po natin na since lahat po ng tao, wala naman pong tao na walang ngipin. So, meaning for all stages ng buhay natin, mula pagkapanganak, or actually sa sinapupunan pa nga lang po, hindi po ba? Kaya nasama po siya sa first 1,000 days dun po sa Republic Act 11148, yung kalusugan nutrisyon ng mag-ina. Mula pa lang po sa pagbubuntis ng nanay, kasama na po siya sa ang programa ng oral health. Meaning, sa nanay pa lang po, iingatan na po natin. Kasi di ba may lokohan nga po, bawat pagbubuntis, isang ngipin po yung natatanggal sa nanay. So we pinipilit po natin na matanggal po yung ganung stigma sa mga buntis na kailangan alaga na po nila yung ngipin nila. Bakit? Kasi totoo po, nag-weak kasi nga po habang nabubuntis sila, pwede pong nakukuha nung anak po niya yung nutrisyon din sa katawan po niya. So kung di po natin naalagaan, pwedeng magkaroon po rin tayo ng problema sa oral health. So habang pinagbubuntis, pagkapanganak, pagtubo po ng unang ngipin, so pinapasok po natin siya sa ibang programa, say, sa nutrition program, si oral health program, kasama na rin po siya sa adolescent program, sa elderly, sa pregnant women. So hindi na po siya as isang programa lang or oral health program. Tinatry po natin na mag-create ng service package with the signing as well po ng atin pong universal health care law, yung Republic Act 11223. So service package na po siya, meaning sa lahat po ng serbisyo na i-avail po, kasama na po ang oral health. Hindi po nalilimitahan lang or na sa set aside or napapabayaan or laging nakakalimutan po yung oral health. So isa po yun sa pinipilit po natin na isama sa lahat ng services sa mga health center, even sa mga hospitals po natin. If you're going to visit mga health centers natin, actually, meron po tayong mga pinaprovide na materials or commodities such as yun pong ating fluoride varnish. Ang fluoride varnish po is parang one form of immunization. Ang toothpaste natin, sinabi natin kanina, when may 1,000 to 1,500 fluoride content. Ang fluoride varnish po, meron po siyang 22,600. So, it's professionally applied. So, as early as say 6 months, tumubo na yung ngipin ng bata, pwede mo na po siyang lagyan. So, para makatulong na mapatibay po yung ngipin po niya, habang tumatagal, kasi sabi niyo nga po kanina, di ba, yung sa mga bata na nagdedede, pang patulog po nila, tama po, breast milk is still the, mas okay po siya. Pero ito po, sa fluoride varnish, we call it as
early childhood caries, yun po yung tawag natin. So kung kunyari nagsisimula na pag nilagyan mo ng fluoride varnish, especially for mga sira o white spots na hindi pa nabutas o wala pang butas, pwede niyo pong ma-reverse yung effect noon. So mapoprotektahan o maaalagaan po natin kung siya. Older, bao adults na, pwede ba rin yung fluoride varnish? Yes, actually pwede po siya. Wala naman po siyang limitasyon sa edad. Yun nga lang po sa atin, mas pinaprioritize po natin yung mga under 5 children. So yun po yung isa sa binibigay natin. We also provide mga gamit pang pasta, which is yung mga glass ionomer o yung pong mga dental sealant para pag lagay dun sa mga newly erupted ngipin. We also provide yung essential healthcare package para po sa mga daycare center para matrain po sila dun sa kanilang daily brushing. So meron po silang daily tooth brushing sa school. So para at least sa mga bata pa lang po, ma-instill na natin sa kanila yung kahalagahan ng oral health, ng oral hygiene. So habang tumatagal po sila, natitrain na po sila yung importance siya po ng oral health. Ayun, prevention pa rin talaga, doktor. Yes, opo. Ayan, okay. Para po sa ating recap, itinampok po natin ang kahalagahan ng oral health. Ang pangangalaga ng ngipin at bibig ay importante para sa ating kabuuang kalusugan at kalidad ng buhay. Ang kalusugan ng bibig ay nakasalalay po sa wastong nutrisyon at good oral hygiene practices. Ilan po sa mga hakbang na ito ay yung regular at tamang pagsisipilyo, mga 2 minutes nga daw po, hindi lang ng ngipin, pati po dila, yung pagkain ng mga masustansyang pagkain, lalo ng mayaman sa fiber, calcium at vitamin C, paglimot na po sa pagkain ng matatamis, pati mga inumin, at syempre regular po na pagkonsulta sa dentista every 6 months. At yan ang kabuuan ng ating panayam sa ating panauhin na si Dr. Rochelle Pambid, Dentist 4 ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Maraming salamat po, Dr. Pambid, at ang inyo pong pangwakas na mensahe para sa ating mga kanutrisyon. Okay. So, kaibigan po yung mga dentista, so hindi po dapat tayo natatakot. Pwede po kayong, hindi naman kailangan na private dentist ang puntahan nila. So, may mga dentista po tayo sa mga health center na pwede po nating bisitahin. Hindi lang po bunot ang kayang gawin ng mga dentista natin. So, pinipilit po natin na habang bata pa, matrain na po yung mga anak natin o yung mga bata dun sa good oral hygiene or oral habits. So, may mga services din po na binibigay po sa mga health center natin as well as sa mga hospitals natin. So, anytime po, pwede po silang bumisita para ma-check up kung wala namang kailangang treatment na ibigay sa kanila nila o kailangan treatment sila, as long as ma-check sila ng dentist kung ano yung kailangan gawin sa kanila or makapagbigay sa kanila ng education on tamang pangangalaga po ng ngipin po natin. Ayun, maraming salamat, Dr. Rochelle. Huwag katakutan ang mga dentista. Yes. Kahit may hawak na injection. drill. Pipili na po kami ng 12 winners na sumagot po ng tama sa ating tanong. Ano po yung mga paraan para mapanatiling healthy ang teeth and gums? Magbigay po ng 3 halimbawa. Abangan po at ipopost namin sa aming Facebook page na Radyo Mo sa Nutrisyon at ia-announce din namin ang mga nanalo sa susunod na episode. At yan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 10. Naway muli namin kayong nabusog na mga kalaman tungkol sa tamang nutrisyon. Sa mga nais pa pong magtanong tungkol sa ating paksa, mga kasama, ay mag-text lang po sa 0908-579-6898. At sasagutin pa rin po ito ni Dr. Pambit sa pamamagitan po ng aming production team. Dahil yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. At magsasama-sama po muli tayo sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado, ganap na alas 12:30 ng tanghali, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At tatalakay naman natin ang mga pwedeng gawin kapag payat ang bata sa episode na Batang Payat. Abay, anong dapat? Tandaan dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksipo ang mga maling gawaing kumukontra sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon, solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na
mamamayan. Sa ngalan po ni Dr. Apet Dayanghirang, ako po ang inyong lingkod, Jovie Raval. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikan sa kalusugan at sa wastong nutrisyon. Dito, sabay-sabay tayo. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 10! Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.